impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ngayon, Sabado, 7 to 8 p.m., pakinggan si Dr. Eric Cruz sa programang Buhay Vlogger. Alamin ang kanilang struggles, challenges, and discipline of different influencers. Buhay Vlogger. Paano ba maging influencer? Know their contents, their strategies, their talents, and formulas for success. Buhay Vlogger. Lahat ng yan, sasagutin ni Dr. Eric Cruz. Bago ninyong kagigliwan tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Buhay Vlogger. Dito lamang sa DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Your host, Dr. Eric Cruz. Alright! Isang magandang lalaki na naman po ako ngayong gabi. Ngayong araw na to po ay isang buhay na vlogger ang ating show dahil napakaganda ng pag-uusapan natin dito. At dahil, syempre, sa panahon na to, dami-daming may sakit. Ray, magandang gabi. Bumati ka muna sana natin. Ayan! Hello everyone! I am Raina Ocampo at binabati kong ating lahat ng mga viewers natin ngayon simula buong Pilipinas at buong bansa. Mula Apari hanggang Hulo. Yes! At syempre, Doc, gusto ko rin pong batiin ang aking napakagaling na pamangkin na si K.R. Abdul at ang aking brother-in-law na si Kareem Abdul dahil nanalo po sila sa Rising Star Basketball League kanina. Congratulations! Kanina lang yan. Ang yes galing! Yes po, ang kanila pong team ay Sight. Yan. At syempre, hindi ko makakalimutan. Hello, Ray Nation! Yes, syempre, Ray Nation is always with you kahit yes saan ka man magpunta. Mm-hmm. Anyway, ngayong araw na to ay isang napakagandang Buhay Vlogger Teleradio Show. Dahil sapagkat because nakus ko sa batong matikos. Grabe, hindi. Dok, ang lalim nun. Hindi. Nasabi ko sa iyo. Ang hirap, ano? Teka, pag-usapan na natin, nasabi ko kanina, ang daming may sakit ngayon. Mm-hmm. Hindi mo alam siguro weather. Yes po. Tapos yung pag wala ka ng buhok, nabasa ng bumbunan mo. Ay, naku, delikado. Yeah, I know. Ikaw ba, kamusta? Ako medyo may konting ubo, may konting mm-hmm sipon, pero yun naman, thank you Lord at kaya at natin magpaligaya ngayon sa Buhay Vlogger. Ako, ikaw? Munti kang Dok magkasakit dahil din sa weather, ang dami ding mga sipon, ubo. So what's the best remedy? So what's the best remedy para maiwasan natin yung sakit? Ano ba ma-advise mo? Kasi ako, pwede ko mag-advise. Mm. Veterinaryo ako, doktor din naman ako. Ang problema... Ay, naka, Dok. Pero sa ano yan, Dok? Sa hayo. Pero gagaling naman sila, Ray. Ang problema lang, pag naiihi, naghahanap ng pader. May side effects pala, Dok. Yeah. Pero gagaling sila. Hindi. As a vet, di ba, ang palaging binibigay namin, lalo na kung may kayo mga inaalaga ang mga aso, kung ano yung sakit ng tao, meron din sakit ng aso. Yes. Ganon din yan. So, bigyan natin ng mga necessary supportive medication and vitamins. Yes. At the same time, may tinatawag tayong maintenance. Like halimbawa, why don't you always support yourself with a good dose of vitamin C? Mm-hmm. Diba? Kasi yan, pwede kang mag vitamin C twice a day para lang to keep the resistance builder mo. Ikaw ba, Doc? Lagi ka ba nagpa-vitamins? Marami kasi kung vitamins eh. Mm. Vitamin C. Wow. Oh, vitamin B. Wow. Ang tawag ko sa vitamin B, bambosili. Kailangan bambuhin ka para. Ako, Dok, meron ikaw, din. Ano vitamin mo? Yakapsul. Uy! Kispirin. Gusto ko yan. Ay, naku, Dok. Wag lang sana magkaroon ng love nut talaga.
Pero alam mo yan, binibigay ang mga vitamins niyan sa mahal mo lang. Hindi mo pwede ibigay sa kahit saan yan. And ayan. So doon sa lahat ng mga nakakaramdam ng masakit, mag-face mask po kayo. At the same time, minum na rin po kayo ng vitamin C. And if you can get a daily dose of multivitamins, dahil ibig sabihin ng multivitamins, hindi lahat ng kinakain natin, kahit kumakain ka ng gulay, it doesn't simply mean na kompleto na yung pangangailangan mo. Yes. So yung vitamin pumapasok dyan para i-supplement yung mga kakulangan ng tinitake natin sa daily routines natin sa pagkain. Saka itagdag ko lang, Doc, ha? Ano? Hindi ako dog, ha? Doc. Medyo nabubunal tayo tonight. Itatagdag ko lang yung dapat, kahit nag-vitamins din kayo, dapat lagi din meron kayong sapat na tulog talaga. Saka, and mind you, water. Yes! Water is life. Important, yeah. Take at least 8 glasses of water a day. Yan, ako, aminado ko, guilty ako dyan. Ay, nako, Doc. Kasi ang hirap talaga mag-inom ng tubig. May flash ka ba? Yung tinatawag nilang, meron ka, halimbawa, 2 liters of water. Ay, may ganun po ako, Doc. 2 liters po talaga per day. Pero minsan, wow, nag-exceed po sa 2 liters. Depende sa pagkauhaw ko, Doc. Ay, grabe. Yan ang napakahirap. Pero really, water is life. Mm-hmm. Kung wala kang tubig, ang unang mga nagmumroblema dyan, yung dehydration. Yes. Pangalawa, yung kidney natin nahihirapan. Mm-hmm. But if we have a good ample amount of water intake, malaking bagay yan for our resistance builder. Yes, yan. Tama. Kailangan natin ng tubig. Yes. Kaya ginawa yung kantang, uhaw. Favorite mo yun, Doc. Pansin ko, lagi mo pinapatagtog. Laging uhaw. Uhaw. Parang gumaganon yung tono. At saka pinakamasarap na vitamin sa lahat, yung tinatawag ng pag-ibig. Yan. Ay, nako, yes. Ay, kamusta naman yung... Ay, ako pala, Doc. Paunahan tayo dito. Kamusta naman yung tinatawag mong skincare. Yes. Sana nanonood siya ngayon. Galing kasi siyang school eh. So, yun, strong. Ikaw, Doc. Kumusta ka naman, Doc, sa ating ano? Wala. Nag-advertise na nga ako. Looking for. Oh, ayan. Alam niyo na, guys. Sa ayan, mga available ayan po sa mga vacant po. Ito po si Doc. Hindi naman. Mabait po ito. Hindi. Wala. Sa huli ko iniinom yung vitamins niya. Okay. So, yan. Sisimulan na po natin ang ating show. Dahil ang mga co-host po natin, medyo na traffic. Mm-hmm. Si Ashley is still traveling kasi nag-perform. Congratulations, Ashley, Diva Ashley Love, kasi nag-perform siya sa East, Queen of the East sa Santa Lucia. Wow. Grand Mall. Kailan to, Doc? Nag-perform siya kanina. Wow. Kasama niya si Tina Tuklaw, syempre. Yes. At syempre, papadating na rin sila dahil hindi nila gustong umabsent sa show natin. Totoo. So mamaya, magulo dito, na tayo. Doc, eh. And of course, si Tricia May Calabita. Mm-hmm. Ayan, medyo, alam ko, tatlo yung sakay nung ano, nung hinahatak na lang siya. Pahirapan, Doc. Tricia, kung nasaan ka man, dyan ka na lang. Mm-hmm. Ay, hindi. Inihintay ka namin dito. Inihintay. Dahil isa sa mga topic natin ngayon, yung show na ginagawa ni Tricia May, yung tinatawag nating It's All About Z. Yan. Yes. Yan po ay papalabas sa Supreme Television, Supreme Production Live TV. Yan. Yan po ay papakita natin. But ngayon ho, napakaganda ng pag-uusapan natin. The first batch ng ating guests, pag-uusapan natin. Maniniwala ka ba ang Gen Z, they are the new breeds of tinatawag nating pag-asa ng bayan. Naku, Doc, ang dami ko nga din nababalitaan sa mga Gen Z. Doc, mga ano daw sila, innovative yan. Malalaman natin lahat yan kung sino, yes, ano, at paano nila ginagalawan yung buhay nila. They were so young yet very, very hopeful talaga, yes, sa mga dreams and aspirations nila. But before anything else, magko-commercial muna po kami ni Ray. Babalik po ang Buhay Vlogger bukas. Ay, hindi ho. Mamaya lang. See you later. Yes. Inhale ulit. Can you repeat that? Oh, wow! Nga pala! Maganda heavy drama ang mga pig ko eh. Pero ang ginawa ko, binartonila ko yung sarili ko. Buhay Vlogs! Oh,
naranasan ko yung ano, siyempre naging kasambahay ako, naranasan ko yung pinalo ako ng sandok ng amo ko. Start now, it's never too late. With any medium you want, you can always change. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Doc Eric Cruz, ang veterinaryo at owner ng Man's Best Friend Veterinary Clinic. Napakagandang dilag na co-host natin si Ray. Yes. Ray, ano ba masasabi mo sa first year anniversary natin last time? Naku, Dok, sobrang saya talaga. Pero may hindi ako na-share nun sa'yo, Dok, eh, kasi ang haga kong ano malis. Yun? Ano yun? Baka naman pera yan. Yes. Hindi ko tatanggihan yan. Ano yun? Hindi ko po kayo napasalanamatan ng buong buo. And sa on behalf po sa lahat ng ating DZME production po, may gusto lang po akong i-share. Nag-start po ako dito around September last year. Last week of September. And as far as I can remember po, Doc, first episode pa lang po, ini-invite nyo na po ako nila direct. And hindi po ako pumayag. Bakit? Ang dahilan ko po noon, sabi ko po, magpapaganda muna ako. Ayoko po humarap sa camera kasi sabi ko, ang pangit-pangit ko, kailangan maganda ako. Pero, sinasabi ko to, i-share ko to kasi dito sa Buhay Vlogger, parang, hindi pala parang, kasi totoo po pala talaga. Medyo lumabas ako dun sa box ko. Sa comfort zone. Sa comfort zone ko. And medyo na-boost yung, ng konti, yung confidence no, ko. No! I beg to disagree. Ang laki ng pinagbago mo, Rhea. Ay, talaga, Dok. Alas, salamat po talaga, Dok. And yun, gusto ko po salamatan kasi itong Buhay Vlogger po and yung circle po namin dito, family na po talaga yung turingan. And sobrang natatouch po ako kung paano po nila ako i-guide, sabihin na ganito ka, ganyan ka, dapat hindi mababa yung tingin mo sa sarili mo. And sobrang mahal na mahal ko po kayo lahat doon. We love you too, Ray. Yes, ang laki-laki ng pinagbago mo. Yes. Sa totoo lang. Kada pupunta ka ng Buhay Vlogger, iba yung costume mo, iba yung damit mo. And you design your own, ano, di ba? Yes po, salamat daw. Wow, costumes. Yan, kita mo na naman design. Ano yung design natin dyan? Ay, Dok, ano, ano lang po to? Ukay po ito. Uy, UK ang tawag doon. Ay, UK, ay social daw. UK. Okay, now ladies and gentlemen, as we were telling you guys that on tonight is the night of Gen Z's. Ano ba Gen Z's? Hindi ko alam, Dok, Gen Alpha ako eh. Okay. Ano mo po ba yung Gen Alpha? Gen Alpha ka ba? Yes po. Anong year yung Gen Alpha? 2010 to 2023 mo. 2010 to 20... Ay, tapos na? Patapos pa lang. Hindi po. Ano ongoing yun? Pa po siya. Pero? Nag-start siya, Dok, 2010. Ibig sabihin, 2010 po, pinakanak ilang taon na ako, Dok, ngayon. 23. No! 13 ano? Lang po ako, Dok. Sabi ko siya, pagdating sa mat, kaya nga ako nag-host, di ako marunong. Anyway, sige yan. Buhayin na natin yung show. Yes, yes. Tanungin muna natin yung moderator natin. But before anything else, I would like them to greet and then bati muna sila, introduce themselves. Dito sa Buhay Vlogger, kayo nagpapakilala sa sarili nyo. Kanya-kanya tayo dito. Yes. Ladies and gentlemen, our guest for tonight, and another than Jillian, we have Marian, we have Lynette, and of course, our beautiful lady, celebrity lady from ABS-CBN, yes. Sia. Yeah. Okay, come on guys, take the floor.
Start with, ano, last ka na siya. Start with Jillian. Diyan lang, just sit down. Wala tayo sa classroom. At saka wala pa naman national anthem. Okay. Okay, good evening everyone. My name is Jillian Fernandez and I am from Quezon City, Batasan Hills. And also thank you, Doc, for inviting me here sa Buhay Vlogger. More blessings to come po. Thank you, yes. Thank you. And the beautiful lady beside you is Lynette. Yeah. Hello po. Hello everyone. So binabati ko nga po pala yung mga kababayan ko dyan from Romblon Province. Tsaka po yung mga kaibigan ko at mga classmates. Hello po, dito na ako sa DZME. 1530. Yeah. And the beautiful lady katabi ni Lynette is Marian. Go. Hello po. Magandang gabi po. Ako nga po pala si Marian Bagalangit and I'm TikTokeries. And binabati ko nga pala ang family ko and mga kaibigan kong sumusuporta at naniniwala sa kakayanan ko. At thank you po sa pag-invite po sa amin sa Buhay Vlogger. Wow! Yan, ikaw, you call her. She's very, very pretty yes. And beautiful. So let us cute! All, yes, let us all welcome po, Sia Vigor. Yeah. Good evening, everyone. Hello to everyone watching right now. Thank you so much, Doc Eric, for you're having me welcome. For DZME Buhay Vlogger. I'm Sia Vigor and sa lahat ng nanonood, mag-enjoy lang kayo dyan. Yan! Yeah, napakaganda ng ating mga guest, Doc. So before we start, gusto ko lang pong batiin sila. Lou Gilliam, Ashley Naval, Ved Giga, I'm so sorry, Prince Clowns, Romel Vincent Kwong, Vincent Fondales, and Shekinah Gayonoche. Yan, maraming salamat po sa pagsubaybay. Alright, now, let's start the ball rolling by asking, what is really, why do they call themselves Gen Zs? Yan. Ano bang year ang Gen Z, Ray? 1990-something, Doc. Let's ask the moderator. Jillian, can you expound further? What is Gen Z? For me, Gen Z is the last generation. Charot. I think it's the year 1995 until now. 1995. Hindi ako umabot. 1994 ako. Dok, alam ko kung anong generation ka, Dok. Huwag mo na ito. Stoy. Sige, okay. So, 1995 to the present, right? And you consider yourself as a Gen Z. Yes. Okay, and ito ngayon ang unang question. This goes to everyone, ano? That includes Sia na rin, no? Sia, you're part of the Gen Z, right? Okay. Why or what is the biggest asset of being a Gen Z in your own definition. Mm-hmm. Yan. Ganda. Ang ganda yan. Simulan natin si Sia. Sia, I think, is thinking right now. Sia, what do you think is the biggest advantage or the biggest asset that Gen Z has right now? I think us Gen Z is so lucky to live in this present time because I know na itong latter days na to, sobrang maswerte lahat ng nandito ngayon dahil we have our new technologies. Tapos ito yung present time, so parang maraming mga new things na we can try, mga new experiences, and parang sobrang grateful lang ako na maging part ng Gen Z na mabuhay ngayon time na to, and I try my best to be knowledgeable every day na I really take every day as a new opportunity to try something new, to learn new things, and just be as knowledgeable as possible na kaya kong, hanggat kaya kong to learn something new a day. Tinatry ko talaga kasi every day is a blessing and we should be grateful for every day and every second that we have kasi we never know what can happen next and we just have to be grateful and happy and positive every day. Wow! Ganda. Sia, uuwi na ako. Ikaw na lang. You're so good! Grabe, spontaneous, ha? Yes, ang dami yung sinasabi. Ang galing-galing. Genuine talaga yung pagkakasabi. See, the biggest thing about what she said, ano yung na-pick up mo? Naintindihan mo ba yung sinabi niya, Doc?
Dok, tatanungin po kita. Naiintindihan niyo po ba yung sinabi mo, Dok? Ikaw, Daya Mori, palagi mong binabalik sa akin. Eh. What she said is, always take time. Yung precious ang time sa agency, no? Yes. Yun yung parang pinaka-importante yung pinangahawakan is the time. They have to consider each day as a new blessing, a new way to start something new, a new hobby, a new talent. Yun yung mga ginagawa ng Gen Z ngayon. Saka napansin ko din, Dok, sa sinabi niya, parang may hunger talaga yung mga Gen Z na na matuto or mag-learn ng something new everyday talaga. Napansin ko din yun sa mga Gen Z talaga, Dok. Wow. Yes. Okay, tanungin natin si Marian. Marian, in your own definition, ano yung biggest asset of being in the Gen Z generation? Pwede po mag-Tagalog. Pwede, pwede. Yes. Bisaya, pwede. Ilocano. Japanese, pwede. Sa akin po kasi, yung mga Gen Z po kasi, masyado pong ma-ambition. Parang gusto po nila, maabot po yung mga pangarap po nila. And then, lahat po sila, puro fighting po sila. Tapos, yung iba nagiging provoked na, yung iba nagiging entitled na. Pero ang kagandahan po kasi sa kanila, merong lesson din naman pong napupulot sa kanila. Either na hindi natin sila pinapakinggan kasi nahihirapan po intindihin ng mga old generation po. Aray! Yung mga Gen Z po. Can we use former generation or malang old? Okay. Hindi, alam mo, yung intindihin, that is something na ano. Kasi nung maliliit kami, Ray, ang sinasabi ng magulang, oy, bata ka pa, hindi ka pa pwedeng makisali sa usapan ng matatanda. Mm-hmm. Yun yung palaging sinasabi nila, no? Ewan ko kung narinig nyo na yun. O, wag mo na, doon ka muna, bata ka pa. O, pero ngayon, gusto nila, participative sila. Mm-hmm. Gusto nila, pakikinggan mo rin yung side nila. Yes, is that true, Marian? Yung ba yung gusto mong sabihin? Opo, kasi po, hindi po lahat ng magulang po natin. Tama, dapat pakinggan din po natin ng mga anak po nila para magkakaintindihan po sila, magkakaunawaan po sila bawat sa mga emotion or attitude na nararamdaman po nila bawat isa. Wow! Yun yung magandang ngayon, Dok, eh. Parang binavalid na talaga yung opinions ng bawat isa, mapamatanda ka man o bata. Galing! That should have been the case ever since, pero hindi ganun eh, no? Iba po pag kasi sinabi parang nilang, oo, oh, yan, tama. Mm-hmm. Alamin naman natin kung ano yung masasabi ni Lynette. Lynette, what is your definition about being in a Gen Z? Yan? Para po sa akin yung sa Gen Z is, we have the power to change the future. Uy! Sino yan? Superman, Batman, power. Great po, power, yan. Kasi po sa generation natin ngayon or sa world natin, punong-puno po ng negativity kahit saan po tayo mapunta. So, para po sa aming mga Gen Z, parang gusto po namin ng makabagong generation na kumbaga may negativity pero kaya po namin yung bigyan ng positivity, magbigay po ng inspiration sa bawat tao na nangangarap din po. Ayun. Wow. So, ang mga Gen Z is very positive. Mm-hmm. Di ba? Parang ganun ba, Lynette? Positive hindi, thinker. I mean, hindi naman po all the time positive. Pero, kahit mahirap po yung pinagdadaan nila or minsan nahanap sobrang lulod na sila, pinipili pa rin po nila yung mga paraan na para makapag-isip pa rin po ng positive. Hahanap ng way kahit may problema na talaga silang sobrang bigat ng problemang dinadala nila, Doc. Talaga ba? Mm-hmm. Pero sa'yo, balik lang ako kay Lynette. Yung sinasabi mong positivity, I mean, does it mean that being in a Gen Z, are you really more concerned about all issues, ganyan, family, social issues, ganyan? Lahat ba yan talagang concerned nyo na it should be on a positive note? Yes po, kasi karamihan po kasi sa mga tao, hindi po nila, alam mo yun, nagja-judge lang sila, pero hindi po nila alam yung pinagdadaanan ng isang tao. Lalo na po ngayon sa social media, kasi yung kagaya sa amin, more on social media kami, TikTok, Facebook. Yung iba pong mga Gen Z, hindi sila aware sa mga pinagpo-post nila, pinag-rants nila, na minsan po nakaka-apekto po sa ibang tao na nagkukos po ng negativity. Yan. Yan ang isang pag-uusapan natin later. The effect
of social media and technology on Gen Z's. And going back to you, Jillian, what can you say about the assets of being in a Gen Z? I think the assets is that we are more in understanding era of ourselves because what can we understand to people is actually the first thing. Oh, 100 pesos! Oh, yeah! Yay! We have victim! Jillian, go. As I was saying, their mental health, we can understand people by their mental health, and also the Gen Z's can help too, the former generation to understand their self or to hear themselves by explaining their mental health situation. I think that is the good advantage of the Gen Z's right now. Yes, totoo, Doc. Paliwanag. In terms of ano, Doc, hindi lang sa mental health, Doc, ha. Para po sa akin, ano din, yung sa mga LGBTQ, sa race po natin, parang mas natatanggap na namin kung ano man yung race mo, kung ano man yung gender mo. Without discrimination. Yes. Yun ang kinagandahan. Yes. Wow, amazing. Okay, this is a question for everyone. And anybody can answer, you have your own microphone, para I could hear some going back and forth of the communication. Okay, what is the effect of our technology and social media in our generation? Yan. Medyo broad siya, but you can touch any topic regarding this matter. Yan. Go, Zia. Start it. I think because of social media, at a young age, a lot of people are nagsustart na parang nabababad agad sa social media kahit minor pa lang, kahit ako naman, social media talaga. Pero I think we should use our social media wisely because I think we should also take it as a blessing na meron tayong social media. We should use it for learning. Dahil sa social media, pwede tayong matuto ng mga other things. Like kahit sa instruments, dati kailangan pa nating pupunta sa mga instructors. Yes, para magpaturo like guitar, piano. Pero ngayon, punta lang tayo sa YouTube and we can already learn it. So, maraming alam natin sa social media, sa internet in general, na maraming disturbing things or like mga bagay na hindi dapat pinapanood ng mga kabataan. Pero sometimes they choose to watch it anyway dahil na-curious sila or ganun. So we should really use it wisely and just take it as a blessing ulit dahil nga meron tayong chance na ganito na makatuto tayo ng mas convenient way. Wow! Ganda! Imagine that, ano? Younger age, nakasalita ng ganyan. Ay, parang lahat, Doc, nasabi niya na. So, sige, tapos may na masasabi topic, pa ba kayo? Kayo, ano pa ba masasabi niyo? Go! Anybody can talk, go! I think the social media, what social media affects the generation right now is that they can use their social platforms using all their social media accounts to be heard or to have the justice because not all people can have justice. Only rich people can have justice, but poor people cannot. So that's why social media is a very good help. That's a good point. Oh. How about the two girls? Do they have any viewpoint on that? For me po, I think in term po na katamaran po kasi tayo nabubuhay na po ngayon sa technology and puro cellphone na lang po yung mga kabataan. Lagi po tayo nababad sa mga phone, pero in the same way po na katamaran, siya po smart way. Halimbawa na lang po ng kakatoka po sa kaibigan mo. Imbis kakatoka po, ang gagawin mo po, magte-text na lang po or magkakal, uy! Dito na ako, be. Labas ka dyan yung ganun po. True. Tama, no? Parang natatamaan ako dun, Dok. Imbis na kumatok po, kinakatamaran pa po. Ginagamit na lang po nila ng cellphone. Galing. That's a good point, ano? So,
Alam mo, most of what they're saying right now are the positive side. Mm-hmm. Meron mami, pag-usapan natin what are the negative side. Yes. And you, Lynette, what's your opinion on this one? Para sa akin po, we should use social media wisely na lang po na yung mas makaka-help na mas madali po natin magawa yung mga dapat natin gawin. Ayun po. Pero wag lang po too much na minsan nakapekto na sa ano, sa ibang tao din na yung minsan pakiramdam mo wala ka ng ano, wala ka ng kasama dahil naka-focus ka na sa cellphone mo, ganun. Nice. Okay. I have a question. Yes. Would you guys consider that Gen Zs are better than the previous generations? I have the answer. I think that we cannot compare the former generation because without former generation, we don't have the Gen Z right now. So, yes. I think we cannot compare to them. Of course, yeah. Oh, di ba? Parang ganun. Mahirap kasi mag-compare, Ray. Lalo na they haven't really been there na nauna yung former generation. Mm-hmm. But what we're trying to say is, balik lang muna tayo dun sa continuity. What are the negative sides of social media and technology on your current generation? Oh, anybody can answer, go. Sia, go ahead. Start it. What are the negative sides or effects of social media on your generation? Yung social media po kasi mas malaki yung reach niya eh. Like, parang malaking group of people yung nakukuha niya. Like kahit taga Philippines ka, yung video mo, it can reach different countries, different people. Maraming nare-reach na audience. So, kung ano yung ilagay mo sa social media mo, madaling may influence din yung mga tao dahil nga lagi tayo nasa social media. So parang yung tip ko na lang po, parang we should use social media as a voice na gamitin natin to influence other people in a good way, na hindi in a bad way na maapektuhan yung mental health nila or yung overall well-being nila sa pag-spread ng mga nonsense like negativity. That's true. That's very, very true. So dapat talaga, it's in the responsibility nung mismong tao, di ba? Yes. Kung paano niya gagamitin ang social media. Yes, though. Hello, everyone. I'm sorry I'm late. I'm Tisha Mika Labita. And as always, I'm the co-host of Buhay Vlogger. So yun, I totally agree with that. Siya, gusto ko lang din sabihin na we should do things for the common good. And I have a question para sa inyo. Ano tingin niyo yung difference ng Gen Z sa other generations? Like, kung ano yung bagay na mas angat sa atin kesa sa kanila? Ang haba nun. Make it short pa. Ayun, nag-iisip mo. What makes Gen Z's better? Yeah, yun naman. Feeling ko po, hindi siya dapat ipag-compare kasi it's two different eras. It's two individual time frame. So parang feeling ko walang mas okay, walang, parang feeling ko equal lang siya dahil magkaibang era siya. Yun! Oh, kita. Natuto ka naman. Yes, no. How about the other girls? For me po, acceptance po. Para mas maunawaan na lang po ng bawat isa po yung generation po natin. Okay. And meron pa? Ayan. Okay. Nandito kami kanina that we're talking about Gen Z's, ano? Muntik na ako ma-penalty. Trisha yes, has a show. It's called It's All About Gen Z. Yes. We already did taping. How many episodes did we do na? Dalawa daw. Two episodes. So watch out for it. We're gonna be showing the live streaming show. Yes. And yes, hopefully we can push it towards the Signal TV. Para, wow, good luck to you. Ayan, eto na example ng mga Gen Z's nyo. Okay. Eto naman, tanungin ko na lang, let's talk to you individually. I would love to start with Jillian. Being in a Gen Z, what is your responsibility para to make the generation a better world?
For me, my biggest responsibility to make the make biggest world is that handle myself and also understand myself, help myself, because at the end of the day, we don't rely to others that much because not all people can help you. That's why I should start learning, or I am better off with myself. Yes, ang napansin ko lang, you're like an advocate for mental health now. Yes. Which is great kasi very common siya sa generation natin. Yes po. Nakikinatin ko. Yes, Doc. Bakit? Diyan siya, Doc. Millennial kaya ta eh. Ako naman, millennial din. Wow. Of the previous millennium. Hindi, joke lang yun. Okay, Lynette, what is your biggest responsibility to make the Gen Z, being in a Gen Z generation, tama, Generation Z, to make it a better world? What's your biggest obligation? Siguro po yung biggest obligation para sa akin is, yung una po yung para sa sarili ko. Yung, syempre po, di ba, responsibility po, responsibility mo po yung sarili mo. Unang-una sa lahat. Pangalawa po yung family mo, din yung mga taong nakapalibot po sa'yo. Tama. So just like Jillian said and Lynette, pareha sila eh. Common denominator nila is self-improvement, self-responsibility, and discipline. Nandun yung palaging common denominator ng sagot nila. Okay. Yes. And Marian! For me po, to be inspired and appreciate po yung mga artworks po natin. Ayun po. Artworks. Local works po. Ah, local works. Oo. Kasama na yung public works, highway, and then... Grabe. Iba talaga ang Gen Z. Gen Z. Okay. Eto, gustong-gusto ko itong tanongin. Mm. Love na love ko siya sumagot eh. Grabe, no? And then, Sia, what is your biggest contribution para sa generation na to to make it a better world? I think, hindi naman biggest contribution, but one of the contributions that I think I can do is through my platforms to spread positivity and knowledge sana na parang gusto kong mas-spread sa mga kabataan yung self-discovery. Feeling ko kasi it's so important to discover yourself, what the things that you're good at, kung ano yung mga bagay na unique sa'yo. Kasi there's some people who just die without knowing what they could have been, kung ano yung mga possibilities na mga talent nila, hindi nila na-discover. And siguro din sa community din natin, kung ano yung pinapakita natin sa community natin, yung tulong na ginagawa natin sa family natin, sa friends natin, it comes back to us like a boomerang. It affects us kasi we're all connected. So, importante na dahil future inhabitants din tayong mga Gen Z, it's important that we should care for our planet, the people around us, yung sarili din natin sa mga pumapasok na dyan sa school. Importanteng mag-school, like yung work natin, mga passion natin, pero importante rin na we care for our community. And yung sarili natin, make sure na healthy din tayo palagi. We still balance our day. And we get to do the things that we love at the same time doing school and work and kung ano pa yung mga passion natin. So, yun, I wish to use my platform sa way na ma-inspire ko yung mga kabataan. Sana. Sana na-inspire sila sa akin and yung mga pagiging part ko rin ng mga advocacies ko like WWF, Save the Children. Kung ano yung mga kahit simple ways na I can help our community or yung planet natin or yung mga kabataan, kahit ano pa yan. I really try my best to do it. Kasi alam ko how big it can affect us sa future din natin na hindi lang itong generation na to, kundi yung mga susunod pa sa mga actions na gagawin natin ngayon. Ang ganda, Doc. Natamaan ako din, Doc. Naintindihan mo ba, Doc? Paalala mo ba yun? Pa-summarize naman, ate. Ano, yung simula nga nun sinasabi niyo, Doc, hindi ko na maalala eh. Hindi, pero si Sia really talks with sense. Yes. Alam mo, how old are you now, Sia? And 14. Oh, wow.
Amazing. And she's talking from the heart, though. Yes, and she is already a celebrity. Yes. You know, how many movies did you make already? Di ko po sure, mga 9 po siguro. Wow. Wow, dami na. And how many commercials? Di ko po memorize it. What are the biggest commercials did you do? Jollibee, nung kumakain pa ako ng meat yung hot dog. Okay. But for the rest of our viewers, Sia po kasi is a vegetarian. Yes. When did you start being a vegetarian? Well, ano po, pescatarian po. So parang I still ano, ano, peste? Pescatarian. Pescatarian dog. What does it mean? Ano ba yun? Ano ba yun? Ang daming mga words na hindi ko na maintindihan. Yes. Ano yung pescatarian? So I still eat seafood, pero I don't eat meat completely. My diet is usually salads, fruits. I still eat rice kasi kailangan ko talaga yun. Mga potato, soup, mga ganun. Wow. Ang galing. Pares kami eh. Pescetarian, veterinarian. Yes. Diba? Anyway, ayan. Ngayon, alam mo, one thing na nakikita ko pa sa Generation Z ngayon mm-hmm. is yung pagiging, I would say, business-minded. Yes. They really wanted to earn, make money, at the same time, do their own business at a very, very young age. Yes. Kayo ba? Yes. Kasi daw ko want to end some generational curses. Wow, generational curses. Parang nahirap kang generation curses. Biro lang, biro. Dok, parang dinodog show mo ako, dok ka. Hindi, ganyan. Late ka daw kasi. Ganyan talaga pang relish. Ayan, okay. Balik tayo sa kanila. Now, let me just see if they are really in tune with what I'm saying. Mm-hmm. Na halos lahat ng mga Gen Z are really financially conscious. Maybe they wanted to start their business early. They wanted to make their own business, mm-hmm. kahit gaano kaliit. Let us ask them. Sino na may business sa inyo? Ask. Wow. Ayan. Okay. Si Lynette, alam ko meron to. Lynette, go. What are you doing? Ano po? Online selling po. What's that? Online selling po. Online selling. So what do you sell? Mga clothes, RTW, mga shoes, bags, sandals. And how do you market them? I market them online. Through the use of what application? Facebook, TikTok, and Instagram. Lahat tatlo din. Galing. And how far, so far, kumikita na naman siya ngayon? Sa ngayon po kasi, nag-start pa lang po ulit kami. Pero before po, mga way back, 2 years ago siguro, opo, nagkumikita naman po ako. And you are self-supporting yourself or are you still relying on your parents? Right ano now? Po? My boyfriend po ako, nagtutulungan po kaming dalawa. Pares po kaming nag-business. Ibig sabihin may boyfriend ka na? Opo. Ako wala pang boyfriend. Joke lang, joke. Okay, go. Ayun po. Nagtutulungan kayo, kasama mo siya sa online selling. Opo, pares po kaming nagbi-business din. Ang galing, galing. Kailan kaya nag-start mag-online selling? Siya po, matagal na po kasi siya sa business industry. Siguro mga years na rin. Decades na rin siguro. Okay. 10 years, ha? Matagal. Wow. So where did you get the inspiration of starting that kind of online business? Nakita ko lang po kasi na yung mabilis po yung pasok po ng pera. Pera. Sa mga, nung pag nag-scroll po ako ng Facebook, may mga nakikita po ako. Pag ako po kasi may mga nakikita parang gaya-gaya, ganun, parang, uy, parang ang ganda na ito, ganun. That's the inspiration you're getting. Out of all the social media apps that you mentioned earlier, alin dun yung tingin mong pinaka ginagamit mo, so pwede ka nilang supportahan din? Siguro po sa TikTok, kasi mabilis pong mag-viral yung mga videos sa TikTok. Mm-hmm. At saka meron namang yung yellow basket. Pag nagli-live ganun. Madali na lang i-access. Ano yung yellow basket? Ang dami yellow ko na basket, doc, parang lahat ng sinasal mong stuffs, nandun na siya. Pagkapinut mo ng yellow basket na yun, nakahilera na siya dun.
Wow, amazing. Alam mo ba, Yellow Basket? Hindi, Dok eh. Gen Alpha ko, Dok eh. Hindi ako Gen Z eh. Okay. Si Jillian, Jillian, go. Do you have any business that you're pushing? Yes, my modeling career and also the what I will inherit from my father's business. What's that? Resort. Wow! Dok, didikit na ako dito, Dok. usap tayo mamaya. Mamaya. Oy, mahiya naman kayo. Grabe kayo. Gen Z yan, ha? Mga Gen Z yan. Ganyan ka, bata. How about you, Marian? Ano po, start ko muna po before. Nag-e-extra din po ko. And dun po ako nag-start magkaroon ng income. And then, hindi ko po kinaya yung puyat. So, nag-try po ko mag-business po ng cosmetic. Kaso hindi ko rin po napukusan kasi po, mas gusto ko po mag-modeling po talaga. Makipag-collab sa mga brand, sa Instagram po or TikTok. And na-stop ko po yun. Ngayon nagko-continue po ako sa TikTok and modeling po. Tapos nice. Po, may future rin po ako, business din na pinaplano. And yung parents ko rin naman po, may business po sila, food processing. Kumbaga ako na po yung nagpo-provide sa sarili ko. Tsaka meron din po akong private company na nag-a-assistant lang po at upcoming project pa pong iba. Grabe! Ang galing! Palakpak naman dyan! Woo! Grabe! Amazing, hard amazing. Nagpapautang ba yan? Yan tayo, Dok, eh. Ayan, ito, excited ako sa sagot palagi ni Sia. You're my, I'm number one fan na ngayon ni Sia. Yan. Yeah. Sia, what do you have in terms of, I know you're earning from your commercials, acting, movies, but do you have any other kind of business other than in show business? Wag show business, ha? Oh. Hindi, what else? Siguro po kasi, like yung mother ko, she tried, meron po siyang salon dati sa England. So parang iniisip ko since na-try naman na niya yung ganong business, parang gusto ko din pong i-try dito sa Philippines ang salon din. Kasi sobrang masarap sa feeling na yung mga taong pupunta doon, papagandahin mo sila, tapos paglabas sila, confident sila. So parang gusto ko pag nakaka-uplift ako ng mga tao. So yung nice. fact lang na they will be happy and confident paglabas ng salon, masaya na po yun sa akin. So hindi lang po yung mismong pero yung iniisip ko, kundi yung mga taong pupunta po. Yes. Yeah. And I would like to thank most especially my friend John Gregory Lapid Martinez or Troy for bringing you here in our show. Yes. Siyempre, kung wala si Troy, wala yung natin guest na yan. So thank you, Troy. And Sia, one more last question. Not actually last though, but pagdating sa'yo, at your very young age, ang dami mo ng activities like sports. What are your extracurricular activities that you've been doing now? Since I'm in my self-discovery phase, feeling ko hindi lang po... Teka. Dumaan ka ba doon? Self-discovery phase? Ikaw, dumaan ka ba doon? Feeling ko, Dok, lahat naman tayo dumadaan doon. Ay, ganun ba yung... Ikaw ba, Dok, nalampas ang tulog ako niya. Tulog ako niya. Sorry, Sia. I just am amazed on how these new words are really coming or popping out. Go. Sorry. So, I try to discover other things that maybe I'm good at. Kung hindi man ako maging magaling dun, at least I tried. Kasi I like doing new things. Feeling ko sobrang adventurous akong tao na hindi kaya tong lifetime na to na... Yung mga ginagawa ko ngayon, hindi kayang lifetime, itong isang lifetime lang na to. Kasi I want to try so many things po. Like kahit cooking, like kahit ano lang yun. Kahit pa pagpipintura ng bahay or like paghahalo ng semento. Kahit ano po yun. Huwag naman gano'n. Ano paghahalo ng semento? Kahit ano po. Bigyan mo na lang yan kay Troy. pero currently po, nagma-Muay Thai po ako. Uy! Wow. And football, tinatry ko rin po mag-design ng mga own clothes ko, like gowns, ganun. Parang I just try to be as creative as I can, yung full potential na kahit anong kaya kong gawin, try lang ng try para
madiscover mo yung sarili mo, know the things that you're good at. So, yun po. Amazing, amazing. You know, I am in awe. Talagang nakanganga talaga ako habang nagsasalita si Sia. For a 14-year-old girl to talk something like, hindi ko kayang gawin lahat ng gusto ko on my lifetime. Mm-hmm. Parang kulang lang buhay niya para gusto niyang magampanan lahat ang gusto niyang mangyari. Yeah. And the rest of the girls, do you have any other extracurricular that you're doing? Jillian? Me, I also had a self-discovery phase. I went to swimming class, taekwondo, and ballet, gymnastics, archery, and all that. Oh my God. Yeah. And whenever I saw someone like do modeling, so I like, I want to try that. Then I tried that, and also I kind of like it, and also went for it. And I also tried the trying business something, and I also talked with my dad about that. And I'm also curious, and I also want to enhance or expand my knowledge about business. Great, great, Jillian. Si Jillian. Si Jillian pala yung kausap ko. Okay. Si Marian muna, unahin natin. Ako po, painting or sketch po, and then swimming din po, and I love so much modeling po talaga. Kaso yung height ko, minsan di nag-click sa ano eh, sa pang-international siya. Ah, ang galing. Talaga yung mga dream na gusto ko subukan. Kaso, sana. And Lynette? Ako din po, madami din po akong gustong gawin. Pero isa lang yung katawan ko. Ayan. Very ano sila, no? Dream. Oh, nalunglungkot ka na naman. Are you with that? Natutulala lang ako na. Wala na naman tulog tong co-host ka. Trisha to earth. Di, Doc, parang na-amaze lang ako sa kanila kasi at a very young age, parang very sure na sila sa careers nila. Mm-hmm. Or should I say na parang sabi nila, they had their what do you call that, self-discovery phase. So do you mean like sure na ba kayo sa gusto niyong i-take na future careers, or feeling niyo nagdi-discover pa rin kayo as time pass by? At bago nila sagutin niya, magko-commercial muna tayo. Ang ganda ng tanong mo kahit sa isang natutulala. Commercial muna po tayo. Okay. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Doc Eric Cruz, ang veterinaryo at owner ng Man's Best Friend Veterinary Clinic. Binartonila ko yung sarili ko. Naranasan ko yung ano, siyempre naging kasambahay ako. Naranasan ko yung pinalo ako ng sandok ng amo ko. Start now. It's never too late. And with any medium you want, you can always change. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Doc Eric Cruz, ang veterinaryo at owner ng Man's Best Friend Veterinary Clinic.
inhale. Inhale ulit. Very repeat that. Wow! Nga pala! Kamusta? Maganda heavy drama ang mga peg ko eh. Pero ang ginawa ko, binartonila ko yung sarili ko. Naranasan ko yung ano, siyempre naging kasambahay ako. Naranasan ko yung pinalo ako ng sandok ng amo ko. Start now. It's never too late. And like, with any medium you want, you can always change. Ramdaman na ang gandang-ganda kong lalaki dahil katabi ko ang napakagagandang mga babae. Yan. Unang-una, pabatiin muna natin mga latecomers, but still, they are part of the family. Ika nga. Thank you and congratulations to Miss Ashley, Diva Ashley Love, for performing at Santa Lucia's Queen of the East. Ang galing. Yes! Yes. Ayan, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. Late man po sa inyong paningin, maganda pa rin. What? gusto ko yun ah. Joke lang. Okay. Ayan, maganda kami po sa inyong lahat. Binabati ko po ang aking mama dyan na alam ko nasa Santa Lucia pa. Nagagala pa sila doon. Nagagala pa ng bonggam-bong. And ang aking mga kuya at mga ate dyan. And also my TikTok family. Welcome po kayo dito sa DZN. Yes, pero in fairness, Ashley, ha, sikat ka na. Ay, talaga? Okay. Bakit? Bakit? Pagbaba pa lang ng ano, ang dami na kaagad. Ay, Ashley Papitsur! Sabi ko, oh! Balon! Dama na mo ba? Bati ka muna. Huwag yes. Kang mag-away dito. Yan, by the way, my name is Tina Tuklaw and welcome sa all of you guys and welcome here. At binabati ko ang aking mga TikTok family sa Tina Tuklaw Nation. Tapos sa Santa Lucia, in fairness, maraming salamat sa accommodation ng Bonggam-Bongga. Napaka-social doc. Sobra talagang ano, pang mayaman yung keme. And congratulations to Sir Saldi, Mama Rene Labrador, yes, for organizing this such amazing grand, yes, Queen of the East 2023. Yan, okay. Ang gaganda nila, Doc, sobra. Okay, Ray, sino ba yung nagtanong kanina last? Ako yung nagtanong. For the sake of those kay Tina at saka no, may tinanong, pakiulit yung tanong mo. Okay, pero bago ko yun ulit itanong and bago nyo sagutin, shoutout nga pala kay Romel Vincent Kuang, Prince Clowns, kay Rochelle Maan, Ronaldine Morato Aquilion, Lou Gilliam, ay Lou, hi, and Ara, Marlon Gregorio Gananyan. Hello, hello po sa inyong lahat. And ang question ko po kanina is... Parang ang hirap niya na. Oh, wala pa. Oh, pang matalino yan, pang tulala. Kanina, they've all mentioned their activities before and parang sobrang, hindi naman parang sobrang sure, but it's like, alam na nila kung ano yung gusto nilang paths na i-take. So, ang gusto kong itanong is, are you really sure or meron pa rin kayong dinidiscover sa sarili nyo as time pass by? Whoever sure wants to talk. Go! For me, I am contented with my modeling career, but I also wanted to pursue an acting journey for me. Wow. And also have the to discover myself more, maybe that baka meron pa akong ibang gusto dyan. So not yet sure about the future, but yes, she wanted to be an actress. Yes. Sure about what she wants in her life, pero not really sure kung anong-ano. Right. Oo. Ang hirap naman niya, bakit English? Ang gulo-gulo. Okay, oh. Next po. Yes po, sure na po ako kasi yung vision ko po, clear na. Which is? Yun nga po, yung sa business tsaka po sa modeling. Mm. Pernas ang ganda ni girl. So is there a chance, kasi yung market, yung business mo right now is about clothing, right? Meron bang chance na parang gusto mong ipag-combine yung dalawa? Ipag-collide sila? Depende po siguro sa time management.
kung paano ko po i-handle. Okay. Time management, ano yon? Sabi ko na, binibili yun sa Mercury, mamaya pa uwi, daan tayo. Ikaw, ano, si, how, Marian? Sure na po, pero gusto ko pa rin po mag-explore. Like, pero nag-hiking na po kami before. I love beach po at mag, ano pa po, mag-explore pa po sa ibang lugar. Like, ano, like said, si Sia, right? Dapat pahalagaan din natin yung nature. I love nature din po. Mm, galing. Mm, tari, no? Si Tina, sa nature nakatira. Oo. Sa puno ko ito nakita. Pero Dok, gusto ko mag-hiking din. Ay, talaga? Oo, matutulog ako sa loob ng tent na nakasabit lang sa bundok. Alam mo yun? Oo. Tapos may nagpapairal yun. Hindi ba delikado yun? Hindi. Nagpapairal yun ngayon, pero in fairness, ang sarap matulog nun. Yung ano mo nakabitin lang. Yan, yung paa mo nakabitin. Parang paniki. Hindi yung tent. Balik tayo, yan. Ito na yung pinaka-iintay kong sasagot eh. Talagang, number one fan ako siya. Nag-pressure po tuloy ako. Dok naman eh. And then siya. Yan, yung tanong ni, ano, ni Trisha. So, I think sa age namin, normal talaga na nag-iiba-iba yung mga gusto natin. So, kung nasa self-discovery phase ka pa, hindi kailangan mag-pressure na malaman mo agad kung ano yung mga gusto mo. Kasi kaya nga self-discovery phase, like you try to see kung ano yung mga things that you're good at na hindi mo pa alam. So okay lang, it's okay to take your time while discovering yourself na walang pressure and kilalanin mo lang yung sarili mo and alamin mo lang yung mga bagay na hindi mo pa alam na capable ka na kaya mo palang gawin yan. Wow, kita mo naman sumagot yan, ha, RA. For my next question, Gen Zs are known for being resourceful. So, paano nyo nako-cope or paano kayo nakaka-survive sa problemang hinahandle nyo? But before that, gusto ko lang batiin ating mga viewers, Noel Lonto, Ronaline Aquilion, and... Oh my gosh, nawala. I'm nabura. So sorry. Okay. So ayan, babatiin ko na lang po aking family, kay Ate Rochelle, Maal, kay Kuya Karim, kay RKC, at mahal na mahal ko. Ayan, okay. Yeah. But to explore further yung tanong niya, mm-hmm. yung conflict of time management, mm-hmm. how about your schooling, your studies? Does it come in conflict or which one is priorities? Money or schooling? Isang mabilis lang. Siya. Ako po as a working student, pinagsasabay ko, at a very young age pa lang, yung schooling and yung acting ko, mahirap po talaga, hindi naiintindihan ng ibang tao. Actually, marami akong family. Up 200? Na, yan ang iniintay ko kanina kay Sia. Okay, go. Meron akong mga family members or mga friends ganun, na nagsasabi kung bakit late ako sa school or bakit hindi ko pinapriority yung school. Hindi naman po sa hindi ko pina-priority, pero I just try to balance my time with doing school and my passions at the same time. So, parang feeling ko dapat hindi gina-judge ng mga tao kapag nalilate ka sa school or may mga ibang tao na they don't do well in school. Katulad nga ni ng mga ibang scientists na sobrang successful sila pero yung mga teachers sila, meron pang nagsabi na they're too dumb to learn. Meron pang ganun na nakita yeah, kong that's story. Right. Mm-hmm. So parang, ayun po, I try my best to do both at the same time. Pero sana lang yung mga tao, they will be less judgmental about it. Wow! Wait lang, Doc. Kasi may napansin ako, other than her beautiful answer, kasi habang nagsasagot siya, nakikita ko yung kasama niya. Sobrang... Parang nakikita ko sa mata niya pa lang, sobrang proud niya, Doc. So, before so, tayo... Sino? Ay, si ate po na naka-red, si Ma. Yes! Before lang tayo mag-jump sa other girls, parang feeling ko kasi merong pinaguhugutan. So, meron ka bang parang nangyari doon na regarding that topic? Sa... Ay, is it okay to share? Okay lang naman. Sa family ko lang, minsan... Na-overwhelm ako kapag minsan gina-judge nila ako na dapat daw sa school lang ako mag-focus. Kasi I do focus in school too, pero meron lang, I try to balance my time kasi na I want to do the things that I love doing and doing school at the same time. Kasi
alam ko namang pwede yun eh. I know that it's possible and alam ko na kaya ko yun. So, bakit hindi ko i-try? So, parang... Yun, yeah. Okay. True. Ayan. So, who wanted to answer? Marian, next? Jamarian Obertire. Ako naman po, before po kasi nagkaroon kami ng financial problem, so ngayon po gusto ko muna po magkaroon po ng saving para po magbalik, mag-aral po ulit sa college. Kukuha nice, po ako ng 2 years course, pero gusto ko pa rin po explore pa rin yung mga hilig at passion ko po. Right. At pag stable na po kami, tsaka po ko babalik sa pag-aaral. Kasi kahit nga po matatanda, nakakapag-aral pa po eh. Kaya mas okay po talaga mag-explore muna. Ay, tama yan, Ineng. Tama yan. Parang gusto ko yung gusto, sinabi niya kasi ako... Matanda. Ay, sorry po. Hindi, sa totoo lang do, I'm only grade 3. I want to... Talaga yung natapos mo lang grade 3? Grade 3 lang ako. Pag pinasa ako ng ano ng teacher ko, going to grade 4. Pero pag binagsak ako, going to grade 2. Grabe. Pero you know what? This is a very accomplished person. And yes. Sabi nga nila, hindi naman lahat nakukuha at natututunan sa eskwelahan. Yes, and I totally agree with that. Kasi di ba nga sabi nila, age is just a number, it's an experience. Wow! Oh, wow. Galing mo ngayon! What Trisha, is experience? Mukhang nakatulog ka na naman. Hindi, katulad ng etiquettes, I want to learn that. Spell. Sige, ito text ko na lang. Lynette? Yung alam mo talaga nakakahawa yung tulalais niya. Trisha. Okay, ang question is ano nga pala yun? Ang question, Doc, nahawaan ko na rin natin mga kasama ko. Pero ang question is, for you, anong tingin mong mas mahalaga? Your studies or your career? Siguro po para sa akin yung career. Kasi yung studies naman po, pwede naman po natin siyang balikan. Nakadepende lang din po siguro sa atin kung mas pakikinggan natin yung sinasabi ng ibang tao or yung sarili natin. Kasi sa atin, mas alam natin kung ano yung mas makakabuti. Tsaka right, kung ano yung capacity natin. Wow. Good. True. Good capacity. And Jillian, go. For me, pinagsasabay ko. Alin, ang boyfriend? Ano ba? Nawawala ako. sorry. Joke lang, joke. Pinagsasabay ko yung schooling and my career because career is one of my passion and also schooling is one of my dreams and kailangan ko talaga i-achieve yung degree na yun. But at the same time, I wanted to achieve my dream becoming the professional model and also being a professional actress. Yan. Okay. Wow. Now, I really don't want to close this conversation but I'm planning to create a part 2 kasi nga walang lalaki, di ba? True. I wish next time meron tayong mga male guests to get their opinions then. But really, we learned a lot from you girls. I even learned some new words. True. From you. Ito naman, si True ka palagi. False naman, okay. And also, one thing that I really observed with the Gen Z, Trish, is they're all dreamers, they're all innovators, and at the same time, one thing that I really observed from them is the essence of maturity about life. Parang kabata-bata pa rila, ang dami na nilang alam sa buhay. Totoo. Yes, we're very open-minded. Diba? Ashley, ano masasabi? Tulala ka rin. Oh. Wag mong bigay, may hawa. Anong hihiraman? Hihiraman kami to. Sige. Galing ko siya kamahal. ano sasabihin mo? Hindi, Doc, na ano ko lang kasi yung mga kabataan ngayon talagang matatalina na sila. Matalino din naman. Parang sama ng tingin sa akin. Hindi. Noon ba? Wala kay Ropor. Hindi. Nagiging ano na sila. Nagiging... Exploring. Oo. Marami sila ni-explore. Marami sila alam okay. kaysa sa amin. Oo, no kabataan kasi namin. Mga piko-piko lang. Hindi rin. Okay. Just to close this part, kasi meron pa tayong second part, na mas rock and roll to, okay? I have one quotation that I would love to share. If there is one thing, if I knew all the things that I know right now when I was 18, I could have been a billionaire today. So, ibig sabihin,
Pakipaliwanag mo. Paano yun? Naiintindihan mo ba, Miss Tina? Hindi, kasi di ba lahat na natutunan natin, alam ko na ngayon sa age ko ngayon eh. Pero kung alam ko na itong lahat itong alam ko ngayon at ako'y 18 years old lang, magiging bilyonaryo ako. At pauutangin ko kay lahat. Yeah! Okay, joke lang. So I would like to extend my warmest thank you and maraming salamat for spending time with us here at Buhay Vlogger. You know what? I'll predict that you four will make it better and you'll be successful in the near future. Yes. Yes. Paano naman that's kami, Doc? Ha? Paano naman hindi ka kasama doon, tulog ka ng tulog. Ayan. Thank you, Jillian. Thank you, Lynette. Thank you, Marian. And to my idol, I'm number one fan na siya. Oo. Thank you po. Congratulations. Ako po yung number zero, mas mataas po sa number one. Ako point ako zero po yung negative one. Ay, hindi. Wala one. Lang negative. Hoy, tumigil kayo. Si Tina, masasabihin. Si Sia, oo. Napapanood ko na rin talaga yun, lalo na sa Jollibee. Iyon yung naalala ko before. Ah, yeah. Okay. Sia, more power. I hope we can still invite you in time. And gusto ko pang pag-usapan yung pagiging pescetarian. Yeah. What is pescetarian? Ano? Pestika. Narinig ko kasi kanina, pescetarian. Ano ba yun? Masarap ba yun? Kumakain ng seafood tsaka vegetable pero no meat. Ah. Ayun. Oh, tamo? May natutunan. So, palakpakan natin ng napakalakas ang ating mga guests for sharing their thoughts, their life, their dreams, and their aspirations. Maraming salamat po at isang masigabong palakpakan dahil bibigyan tayo ng number ni Miss Tina Taklao pagbalik niyo po. Palakpakan po natin. Miss Tina, take the floor. Go na. Nag-aalala noon kung may
nagmamahal sa akin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinihintay, puso ay nahimbahan ng kahit tagal, ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapabiyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko ikaw. At hindi pa ko sa isip makasama ka sa habang buhay. I got all I need when I got you and I look around me and sweet life, stuck in the dark but you're my flashlight. You getting me today now. Kicks on my heart when you're shining in my eyes. Can't lie, in a sweet light. Stuck in the dark but you're my flashlight. You getting me today now. Puso ay na lumahan ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapabiyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko. Grabe. Ang galing-galing talaga ni Tina Tuklaw. Okay. Maraming salamat, no? De, alam niyo si Tina, it's always, he's always part of our family from the very start of Buhay Vlogger. Ayan, anniversary, nandito din siya last week. True. And ako personally, maraming salamat. And palagi nandito kami as part of your family. Kasama tong mga inampun kong mga isa tulugin, yung isa yes. naman. Ano, Dok? Iba-iba yung personality namin, Dok. Oh, okay. May antukin. May... Wala isang mic, okay? Wala, yan. Anyway, yan. So, yan po ang kanta na pinamagatang. Ikaw, na may kasamang flashlight. Flashlight. Oh. Naka-remix. Ah, naka-remix siya. Okay, good. Good job. Now, ito, waki tayo lahat dito. Pagdating natin sa tatlong taong grupo na to, ito yung mga vloggers. Oh, ay, nako, antindi ng mga vloggers na to. Grabe. Palakpakan natin, papasukin muna natin yung mga vloggers na yan. Go! At dahil tayo buhay vloggers, syempre, hindi mawawala ang mga sikat ng mga vloggers. Antindi, Nako, Dok, nako lang, ang pogi nung isa, oh! Uy! Sige, mamaya. Relax ka lang. Okay, sorry. Baka mamaya, naka-diaper ka ba? Baka mamaya. Baka hindi ko mapigilan to. Yan, okay. Ang gagwapo na yan. Yes. True. Ano, dito sa Buhay Vlogger, sabi nga nila, ano ba yung Buhay Vlogger show na yan? Kami po ay show na tinatawag nilang Chapchoy. Chapsuy. Oh, merong iba't ibang klaseng flavors. Yes. At syempre, dahil Buhay Vlogger, ito yung mga vloggers na mga million followers. Oh, million followers talaga yes, to, Doc. Yes. Ang gagaling nito, kid. Simple lang, pero rock. Ladies and gentlemen, let's all welcome Anton, Paricoy, and Jason, right? Yes! So, yan. Okay. Pakilala, bati muna kayo, Anton. Ayan, binabati ko nga pala yung million viewers po natin ngayon. Ayan. Siyempre, gusto ko lang magpakilala ko nga pala si Anton Video. Ayan, yung gumagawa po ng walang kwentang prank. Ayan.
Ayan, magandang gabi po sa lahat ng viewers natin. Pare Koy TV po, suportahan niyo po sana kami para tuloy-tuloy ang pagpapasaya namin sa inyo. Ako nga pala si Yamidor TV. Gumagawa rin po ako ng mga public prank, tapos mga skit po, mga video minsan sa mga ano rin po, sa mga kasamaan din namin. Kami rin gumagawa ng mga prank, pero scripted din naman po. Follow niyo po, Mr. Yamidor TV. Yummy! Yummy na, dirty pa. Patingin ng yummy. Hindi ako naniniwala. Ayan. Teka, may gusto makipa... sino yung pogi yung sinasabi mo? Yung naka-jacket, Doc. Uy! Sa akin! Ay, pogi ba yan? Ay, naku. Hindi, wait lang ako na. Sige, siya muna. Pagbigyan muna. Pwede. Ay, naku. Tala lang. Ay, bawal po ba? Hindi kasi medyo sensitive po kasi okay. Ay, sensitive. Sensitive? Ano po? Saan pang parte po ba? Huwag hawakan kasi pag inawakan kasi ako ng babae, nagkaka-allergy ako eh. Ha? Nagkaka-allergy? Sana kahit maganda yung babae. Hi ka na lang sa akin. Ay, hi po. Yan. Taro mo. Pwede na yan, pagbibigyan na kita. Ang lakas sa charisma nito, no? Tabi po tayo, bawal po ba yun? Sige, pwede na. Okay na. Okay. Juicy pa yan. Pare, kapkapan ko muna gusto mo para secure ano tayo. Wag pare, hindi tayo gwardiya. Hindi, security lang ni Antonia. Yes. Niyo. Ayan. Ray, bakit ano ba nakita mo kay Anton na para kang, grabe, para kang nakakita ng isang Piolo Pascual? Totoo, Doc. Kasi malayo pa lang, Doc, nakikita ko para siyang mundo, Doc. Mundo? Ano? Mundo? Tinan mo, Doc, ito yung Pilipinas. Arabi mo! Aray ko! Nakita ko na talaga, nandun pa lang siya sa may door eh. Sabi ko, wow! Maraming connect the dot, gano'n. Ay, hindi na pala mundo, Doc. Universe din. Bakit? Bakit? Ang daming star! Ulo! Hindi mo nakita yung West Philippine Sea. Ano? Asan? Ayan, dali lang hanapin eh. Pakituro nga po, pwede po ba makulog ko? Ala, ako talaga. Guest lang talaga ako dito. Ha? Pero ngayon pa lang ako, papatulong talaga ako ng babae. tama na pare. Nagagalit ka ba sa akin? Hindi naman, totoo naman sinasabi mo eh. Pero? Alam mo na yun. Alam mo na yun. Kahit anong pagmamaliit mo sa akin, pag aalipusta mo sa akin, tandaan mo. Ikaw pa rin ang mundo. Hindi, ikaw pa rin ang mundo ko. Siyempre! Ray, yes, pa-check mo na yan salamin mo. Ay, iba na daw, malabo na talaga. Shoutout nga pala. Shoutout sa asawa ni Anton. Shoutout. Makapal na yung grado niya. Asawa ka na po pala? Wala. Halik na po ako doon, pasensya. Follow ko, bro. Huwag mo naman ipaalam sa kanila. Kunwari single tayo, sikreto lang yun eh. Ba't sabi mo sa akin kanina? Single ko lang tapos ako. Di, eto kasi, nagsisinungaling talaga to. Kaya nga dapat, hindi ko na sana sinama to eh. Kasi, hindi naman kasi to tayo sinasabi. Ayoko kasi sa mga lalaki yung manloloko eh. Hala! Ayan na! Ray! Umiwas ka na, umiiyak ka na, nasasaktan ka na. Halika dito, anak, halika dito. Diyan ka lang, nasasaktan ka na. Sinasaktan ka na ni Anton. True. Parang ako yata yung naririnig ka. Ayan. Okay. Ayaw mo sa taong manluloko? Anong sa taong manluloko? Ayaw ko sa taong manluloko. Hindi kasi ako manluloko eh. Wait lang! Sa lawahan tong ring na to ah. Bumibigay agad. Wala pala akong sasabihin. Wala, hindi kaya ipaglaban. Hindi, may tanong ako, pumapatol ka ba sa naka-diaper? Ay, pwede. Ibig sabihin, baby. Gusto ko sa mga baby talaga. Baby? Baby na bulag, gano'n. pero gusto ko ako yung bine-baby. Ikaw yung bine-baby? Alam mo, gato kasi yan. Alam mo kasi, kahit hindi ko sabihin sa'yo na ikaw ang pinaka-mahal ko. Diba? Wait lang, pinakamahal? So may mas mahal at may mahal. Patay. Naku, ayan na. Huli na. Hindi natin maitatanggi na talaga marami magkakagusto sa akin. Buti nga. Diba? Buti nga, inaccept pa kita sa buhay ko eh. Wow! Iba talaga? Iba? Napipilitan ka lang sa akin? Ayan, iiyak na yan. Ako. Hindi ako napipilitan. Hindi, tumayo kayong dalawa. Mag-usap kayo ng parang maayos. Wag niyong... Ay, Anton, ba't mo naman sinaktan si Ray? Sabi mo,
kanina nagkakilala lang tayo sa labas, tapos sabi mo, ang ganda-ganda ko, tapos sabi mo, parang ako na yung mundo mo, tapos... Ray, ito ipagtatapat ko na sa'yo. May iba talaga akong gusto. Pero, ala, mas gusto pa rin kita. Sa madaling salita, ikaw ang pinaka number one sa puso ko. Wait lang. Hindi ko alam kung kikiligan ako, maiinis eh. Horror to. Dapat matakot ka. Matakot? Tumingin ka. Oh, hindi ka ba natakot? Hindi. Hindi ka natatakot sa akin? Hindi, kasi kahit, mahal kita. Kahit kita yung pagmumukha ko, tangkat mo ako? Pero sinasaktan mo ako. Ano yan? Akala ko ako lang. Ito ba? Ito ba? Matangkad! Matangkad ka lang? Pinagpalit mo ako sa matangkad? Hello? Hindi lang ako mas matangkad, mas maganda ako sa'yo. Roger, may mga nag-aaway dito sa loob. Hello, mga guard! Roger! Bahala ka dyan, diba ginusto mo yan, diba? Sabi mo kanina mo lang siya nakilala. Ilang months na kami. Tiga lang! Tama na! Tama na, huwag yun ako pag-agawan. Nag-iisi lang ako. Hindi ko kasalanan na maging guwapo ako at pag-aagawan niyo ako dito mismo sa stage. Marami yun naman. Eh sila! Ikaw nga yung gusto namin eh. Ako na lang palagi. Huli mo ako asawa. Ako na lang palagi. Tingin mo madali lang pigilin yung nararamdaman ko. Bakit nag-aaway kayo? Ako ang tunay na asawa niya. Ano to? Nalingat lang ako na konti. May dalawa ka na. Ilan pa ba kami sa buhay mo? Teka lang, naguguluhan na ako. Ah, hindi ko naman kasalanan ko. Bakit nagkaroon ako ng ganitong mukha? Pag-aagawan niyo dito pa mga mag-aaway utang na loob. Tama na! Sinasabi ko sa'yo dati pa. Sinasabi ko sa'yo na wala nang ibang katulad ko. Bakit naghanap ka pa ng dalawa pa? Ano to? Tsaka ba ako? Oo! May kasawa ko pala! Manluloko ka! Hindi kita naluloko. Pero sabi mo ako lang! Karang. Nakailan ako dito? Huh? Siyempre ako ang legal wife! Ako ang mas nauna. Mas nauna ka? Oo. Nasaan ang kasal nyo? Sa Quiapo. Nasaan ang papers mo? Sa Quiapo Church. Saglit! Iniwan ko sa bahay. Bakit? Kailangan kong dalhin dito? Ay! Kailangan niya para mapatunayan! Luma, bago. Ibig sabihin, hindi sila nakontento sa inyo. Ah! So, sa bago nalalaman yan? Mm-hmm. Saan nasusulat yan? Sa kapitulo. Kapitulo! Kapitulo 1, 24 hours. Dito na kayo yan. Ang galing! Sinasabi ko na nga ba, ang galing ng mga acting skills ng mga co-host ko. Hindi pa sumama si Casey dyan, pinagbigyan kayo. Sa kapitulo. Ayoko na makiagaw sa kanila. Papasok sana si Casey, sasabihin niya, ako yung apanganay mong anak. Ay, anak na pala doon. Okay. Pari Koy, bati ka muna. Grabe yung bati mo, Anton, ha? Heavy talaga kaagad, ha? Sa kinukulang po, wala po akong kinalaman dyan sa ano ni Antonin, ha? Huwag niyo ako'y damay, ha? Mrs., pasensya na kayo. Pari Koy, ano ba ang ano mo? Ang content ideas mo? Ano ba paano ka naglalaro ng ano mo, ng vlogging? Actually, bawal ang actually. 100 pesos isang actually. Yes. Labas ka na ng 100. Pero sa vlogger po, 1,000. Ayan. Yes. 1,000 sa vlogger. Pag vlogger dahil malakas kumita, 1,000! Oh, sige, restrict pa ako eh. Pasensya na kayo. Go. May star pa naman natitira. Pero ayan, ang content namin, ang content ko pala sa vlog. Eh, Bisaya ka doon, content? Medyo yun eh. Nairitus ako eh. Ayan, comedy skit kami na mga acting. Ayan. Kaso medyo mahina na ngayon. Naramdaman ko yung views eh. Kasi nilabas na rin yung mga sa mga movies, no? Nilabas na ng Facebook yung ano eh, mga Viva, Cinemo, yung mga skit ng movies na comedy. Ah, ibinabalik na. Ah, binago na. Yun na napansin ko, medyo humina ngayon yung mga small. Dahil ba mga content mo galing din doon sa mga movies na luma? Mga ganun din, comedy. Tapos, yun ang, kasi dati, ano, 2 years na rin ako sa vlogging, maganda views niyan, totoo lang. Tapos ngayon medyo bumagsak sa ano. Pero kumikita pa rin niya yan? Kumikita pa rin.
True. Ilan taon na, Parikoy? Alin? Ang pagbablog mo? Mga 2 years na rin siguro. 2 years? Ah, 2 years. Malaki-laki na rin. And you've been getting million views din sa isang video? Marami na rin akong nagawang mga nag-million. Views. Yung iba baka familiar din sa content ko. Green jokes na ano. Sample? Marami. Mga... Ano yung pinaka-ano? Sikat. Baka may MTRCB tayo dyan. Hindi naman. Baka matawag eh. Tayo, ah. Hindi, ah. Nagre-restrict na rin kahit green jokes. Uh-oh. Kaya nag-iingat ako ngayon. Oh, true. Oh, diba? Meta. Oo, oh, meta. Baka mamaya mass report, mahirap na. Mass report? Oo. Ah, meron din ganun ngayon. Yung tawag doon, Doc, minamass report na kahit, kunwari ako, I have a million followers, pag sinabi kong imass report nyo si Anton, imamass report nila. Teka, puntahan natin yung meta a little bit later. Introduce nyo muna yung selves nyo. Pag-usapan natin para makashare tayo ng ideas sa mga viewers natin na napakarami, most especially yung OFWs natin. Ayan, yung mga nag-uumpisa pa lang, lalo na sa nag-uumpisa pa lang, no? Tuloy-tuloy lang kasi galing din tayo sa talagang nag-follow-follow tayo, sub-to-sub, lahat ginawa natin yan, nag-uumpisa pa. Nagsisimula pa lang. O, tapos, huwag tayong titigil, no, kasi kunin natin yung attention ng totoong follower. Huwag yung, kasi... Organic. Organic talaga maganda para may manonood talaga nung... Tsaka yung talaga nagustuhan yung video mo, yun ang... Mas okay doon. Yung natin na follower. Wow. Yan yung mga talagang totoong ano lang. Totoong. Oh. Pero ikaw ba talagang komedyante sa totoong buhay? Actually, hindi. Oh! 200,000! Mayaman ko tayo sa inyo. Ano, pare ko, wala ka nung pamasahe pa uwi. Hindi, ano, parang yung comedy ko, ano, medyo seryoso siya. Tapos, bumibitaw lang ako ng punch. Yan. Pwede ba sample? Konti lang, konti. Mamaya si Anton, meron niyang gagawin surprise, ano. Ikaw, sample lang. Fernando po, halimbawa, ganyan. Yung... Kasi... Oh, 5, 6. Sample! 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 Go! Eto, tatanda mo, Erap. Andi mo lang alam. Hindi tayo talo, no? Ano ka ba? Yung mga ganun bang mga... Yung bigla magiging Becky, oo. Mm-hmm. Galing, talagang galing. Ano, mas maganda rin kasi meron kang katandem, kabatuhan, tawag nila yon. Oh. So you consider yourself an artist kahit... pero next time yan, mamaya babalik natin si Anton. Ito si Anton na last year, no? Nagkasama kami sa mga skit. Hindi, huwag mong idamay. Teka, si Amery. Nasaan na si Amery? Oo. Nawala. Oh, absent. Amery, yeah, na-miss ka namin. Okay, go. Sure. Dati ang content ni Anton, skit din. Bago siya napunta sa mga prank, no? Nakuha niya yung talagang doon siya dapat. Eh. Niche niya, yung niche. Niya. Niche. Kaya pala ang galing din umarte ni Kuya Anton. Kaya nga sabi ko sa mga... small vlogger din na medyo may follower na huwag kayong mawala ng pag-asa. Pwede tayong mag-explore ng content. Kasi may follower tayo, meron tayong tiga-subaybay. Pwede tayong magpalit ng kung ano yung... Gusto mong ipakita. Oo, pwede rin. Kung doon tayong mag-boom. Oo, yeah. Walang problema. Basta pwede tayong magpahinga kung medyo pagod. Basta tuloy-tuloy lang. Yun. Ay, yan ang common problem natin, di ba? Pagsisimula, tatama rin, walang kinikita. Wala na. True. Oh. Eto, kay, anong pangalan niya? Si Yummy, Yummy Dirt. Yummy Dirt. Yummy Dirt. Yummy na, madumi pa. Yummy Go, Dirt. Go, Yummy, bate. Real talk. Binabati ko nga pala yung mga sumusuporta sa akin, yung mga followers ko dyan. Sakay sa mga, ano, sa mga tropa ko dyan sa Kainta, yan. Binabati ko nga pala kayo. Hindi ko na isa-isayin. Alam nyo na yun. Salamat. Ano, tell us something about your contents naman. Pwede Jason. Po, Tagalog. Ano ba pinakikita mo sa tao? Teka lang ho, sumakit ulo ko. Dok, kasi English. Oh, sige, ikaw magtanong. Ba, gusto niya, babae lang magtatanong. Hindi naman sa akin. Ano ulit niya? Ano ulit yun? Tutulong na naman. Sabi ko na, Trisha. Binyagan nga natin ang pangalan to. Hindi po kasi nadidistract ako sa kagupuan ni Kuya Anton. Oh, dawag na lalo ha.
Natindi niyo talaga. Grabe yung ubo ni Antondo ko. Tahimik lang yan, pero... Tahimik lang ako sa umpisa. Yeah. Kahit hindi mo ako pili. Teka, oh, mamaya pupunta kay Antondo. Relax lang kayo, babalik na. Oh, Jason, go. Yes po. Tulala. Ano ba ang mga ginagawa mo sa pagbablog mo? Dati po kasi nag-skit din po ako. Nagpa-punchline. Tapos gumagawa rin po ako ng mga pa-issue pero scripted din naman po. Pero ngayon puro prank na po kami. Challenge, prank, tapos papagawa sa akin sa challenge ko. Tapos minsan yung mga prank namin na sa public, lalo na mga sa mga palengke, sa mga park. Yan, madalas po kasi kami dyan sa mga... Yun po yung madalas namin ginagawa ngayon ni Anton Video. Meron po ba kayong specific na prank? Meron po. Yung... Ano ba yung... Yung ano po, yung pag... Ano yun? Ay, may papsit. Pag-sit-sit? Pag-cut. Yung sa mga ano, yung sa mga prank nyo, alam ba ito ng iba or hindi? Kasi di ba, makaramihan kasi sa mga nagpa-prank, na-prank, tapos na-prank pa, tapos banda huli, away na. Mm-hmm. Parang ganon. Opo, meron pong ganon. Pero madalas namin ginagawa, kinakausap na lang po namin yung mga subject namin. True. Kasi mahirap po kasi pagka hindi namin kinausap, tapos na post sa social media, baka po kami makasuhan. Tsaka may tendency ni... So, ano na siya? May skit na. May skit na. Hindi na siya pero yung iba po, pagkaalam namin sa, kumbaga sa, iisipin namin yung taong na-prank namin. Hindi ka sasapakin. Pag alam namin na ayaw sa social media, kakausapin namin. Pero pagka alam niyang go na go siya, hindi na muna namin kakausapin. Pero na-prank na muna namin siya. True. Ah. Nauna na yung prank. Yes. Oh, may tendency good. Kasi, Doc, na ano mapapahamak sila kasi may vlogger na napahamak. Dahil sa last time, Doc, nag-viral. Ano nangyari? Ayan, share natin. Ano yun? Wag. Yung gano'n yung kunwari babarilin yung keme. Eh, hindi nila alam, pulis pala yung churros, na baril naman siya. Ay, oo. So, dapat talaga ingat din tayo sa mga contents natin. Ngayon, true. Tell us something about your achievements. Million viewers, followers, ilan na ba? Sa ngayon po, 37,000 followers pa lang po ako. 37,000 followers. Yung kay Anton nakita ko Nasa 600,000 na, tama ba ako? Nag-post siya. Congratulations. Guwapo talaga, At nagpa-viral siya ngayon, Doc. Bakit? Bakit? Kasi isa sa mga girls natin ay nakasama dun sa prank na yun. Sino yun? Sino yun? Etong dalawa. Nandito sa tabi mo eh. Tatabi mo yung dalawa eh. Ay, nakapapun nakikita, Doc. Nakita ko na. Ilang charge ko na yun ng talent fee sa manager. Ilang views yun? Ilang views? Nag 1 million na ba nag 1 million agad siya in fairness. Mm-hmm. Baka within, naman Anton. Within 3 days. Kahit tagbo 1,000 lang aring mga mahal ko Dina eh. Wait lang, pansin ko naka-shade si Kuya Anton. Nagpapogi lalo. Hindi Doc. Ano? Nasilaw sa kagandahan ko. Wow! Okay, hindi yan. Hindi naman siya sa'yo nakatingin ate, Ray. Sa akin naman. O nag-aaway na naman kayo. Nag-aaway na naman yung dalawa. Diyos, sobrang gwapo talaga ni Anton, no? Nagigigil ako Okay, next. Sa camera man ako nakatingin. Okay. Bakla pa. Lalaki pa lang na. Okay. Just for us to share a little bit of knowledge doon sa pag-usapan natin ang meta. Ano-ano ba ang mga bawal sa meta ngayon na talagang very strict sila para hindi tayo mabarel or maban? Ganyan. Actually, si... 1,000! Okay, sige, go. O, naka 3,000 na. Sa ano kasi ngayon, sa mga ginagawa kasi namin ngayon, mostly ang nagiging... bawal, unang-una kay Meta, is yung mga bullying, yung may mga nangyayaring pambubuli, ayan. Yung mga nudity, ayan. Yung mga, kasi kadalasan ngayon, puro green jokes na yung ano yung mga lumalabas sa Facebook Yun yung pinaka mahigpit kay Meta, yung nudity talaga na. Yung pagmumura. Yung mura, meron din po yun. Siguro mga, ano lang siya, siguro mga mild out of 100%, hate 50%, mga ganun. Paano ko yung kunwari away-away, ganyan, pero it's a joke only, ganun, pasok parody. Pasok po siya sa ano, bullying po yung ano doon. Papasok siya sa bullying. Ay, pupurahin ko yung kay bakla, kasi po... Walang ganyang word, okay. Oo. Okay. Yan, so yun, bullying, nudity, at saka bad words. Yeah. Bad words. Tsaka yung tawag nating true. Parang away-away, ganyan. Tsaka yung mga ano po, yung mga hindi mo video, tapos
pinost mo kahit sa Facebook. Kahit scripted siya, bawal yun? Bawal po yun. Ah. Ang tawag po doon is limited originality or ano po, intellectual property. Eh paano kung ano, kunwari ito, meron akong video kinuha, tapos anuan ko siya ng, ay, ganito kasi yung ugali talaga ni ganito, yung lalagyan mo lang siya ng comment sa mga ano, ganun. Pwede mo siyang i-share, pero bawal mo siyang direct na kukunin mo yung video kasi intellectual property. Oh, pero pwede dyan yung tinatawag nating mga reaction videos. Reaction videos. Pwede po yun. Ganon. Karamihan, ganon na nangyayari. Ginagawa ni Ball. Tama. Kapag gagawin mo lang po siya ng onting edit, para hindi magmukhang talagang galing. Kinuha mo yung original. Yung True. Okay, ikaw naman, Parikoy, ano masishare mo sa Meta? Ako, kasi doon ako lagi nadadali sa green jokes ko. Yung ayun. Green jokes. Kasi parang napapansin ko, pag nag-million views ka, diyan ka mapapansin ni Meta. Kasi sa totoo lang, pag di ka naman gumawa ng mga kalokohan na hindi ka naman mapapansin. Hindi ka panonoodin. Yan ang katotohanan dito eh. Tapos, totoo. Alam ka namang subukan mo mag-vlog lang ng natural. Wala. Totoo lawa. Yan. Oh. Subukan mong merong mga kakaiba. Mga green jokes. Mga yan. Talagang magbo-boom siya. Nice. Kaso, ang higpit ngayon, ibang-iba talaga ngayon kesa nung nakaraang taon. Mas maluwag noon. Ang hirap din kumuha ng followers at saka likes at saka ano. Ngayon, no? Ang hirap. Ngayon, Kasi noon, naranasan ko, pag may video kang nag-trending, antimano, mamomonetize ka. May chance ka kagad. Nice. Ngayon, siyempre, ang competition is really getting, diba, mas mahirap ngayon. Mas mahirap na ngayon. Napansin ko ngayon, binabaan na nga yung follower, 5K na lang, ha? Ang hirap pa rin. May nag-trending kang video, walang nagpa-follow kasi lahat vlogger na. Yan ang katotohanan. Yung pala ang main reason. Tapos lahat nag-release na. Nagkakanya-kanya. Pero maganda yung mga ginagawa. Mga team horror, mga nag-grupo-grupo kayo para mas ang creativity nyo malawak. Yun. Tsaka may pondo na yan na follower na solid eh. Yan, mga organic na follower talaga. Yes. Kaya talagang malaking bagay organic. True. Ang sa akin lang, ano lang, follow-up ko lang. Sa akin naman, kahit gaano karami yung vlogger, kapag yung video mo talaga is quality, pag sinabing quality, yun yung video na may aral, may comedy, nakakawala ng stress, talagang patok pa rin siya. Kahit sabihin natin maraming vlogger. Ibig sabihin, sa panahon kasi ngayon, gusto kasi ni Meta yung may mga mapupulot na aral na content. Yung nakaka-good vibes, ayan yung pinaka-number one na gusto ni Meta. Amen. Mga mapupulot na wallet. Ikaw, ano? Si Meta. Ikaw, Jason, ano ba masasabi tungkol sa Meta? Ganun din po. Mas gusto kasi ni Meta ngayon, Doc, yun nga, yung may mga mapupulot kang aral, wag lang yung wallet. Pagka napapulot yung wallet, si Anton video na kagad yun. True. Minsan, pagka gumagawa kami ng mga ano, ng mga videos, iniisip po muna namin kung ano eh, kung papatok ba to o hindi. Minsan kasi, meron kasi kami mga video na halos hindi na namin na ipopost kasi pag tinignan namin, sa edit pa lang namin, nakikita namin na sabaw na, yung as in parang walang manonood. Kasi parang parang dumaan lang. Parang sabaw dumaan lang, ganun? Opo. Parang sabaw-sabaw na ano video, pero ang hirap pa rin eh. Try nyo pa rin, di ba? Malay nyo naman. Kahit sabaw siya, malay nyo mag-click. Kasi meron kasing kahit sabaw sa tignan, pero nakiklik. Okay. Diba? Okay. Meron pa. Di may iwasan pag ano, yung inis na yung followers mo na, ano naman itong panonorin to? Yun, views kagad yun. Siyempre, pero naiinis sa'yo yung followers mo. Pero nag-view pa rin sila. So, counted pa rin yun. Counted pa rin. Okay. Pagpapatuloy natin ang usapan natin ngayon dahil isang commercial, napaka-importante, napakagaling na kanta ang ibibigay sa atin. Diva, Ashley Love. Yan. Commercial! At si Anto naman, may surprise siya pagbalik namin. Bago matapos ang Buhay Vlogger ng gabi, manginginig kayo at magkakandara pa kay sa katatawan. Wow. Okay.
Inhale. Inhale ulit. Can you repeat that? Oh, wow. Nga pala, kamukha. Maganda, heavy drama ang mga pig ko eh. Pero ang ginawa ko, binartonila ko yung sarili ko. I can live, I can fly, I can reach the heavens above. I can write what is wrong, I can sing just any song. I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be your good friend, I can love you until the end. What took you so long to make me see how lucky I am, 'cause I am free, free to do the things I wanna do. What took you so long to make me feel I can give love a love so real? What took you so long to let them know? Galing!
Galing. Diva Ashley Love. Thanks, yan. So iba talaga. Congratulations. That's why I'm so proud of this co-hosting ng mga andito kayo dahil punong-puno ng kaligayahan, kasiyahan, at iba-ibang talent. Look at Tina, yes. Look at Trey for the dance. Tina is an all-around artist. Yes. At si Trisha naman, ang daling, napakahusay maging tulala. Yes. Parang natural na to, natural. Hindi mo pa ako tinitira to. At the same time, we have a good singer. Pero si Trisha is a very good host. Yes. Congratulations. Saka singer to. Yan, ang galing-galing nung galing niya sa ano. Kumakanta din sa iyo. And also, congratulations Ray para sa kanyang Dance Grace. And for Tina and Ashley, ano yung show niyo? Pakibigay? All Star Cast! Ayan, galing niyo. Okay. Ay, kanina may Ibon na dumating dito sa DZME. Ibon may diniliver na bata. Baby. Stork pa yun? Oh, stork. Whoa. Stork. Ayan na. Pero parang, ayan na yung bata. Parang galit. But ang laki na, Doc? Parang hindi na siya, parang nabulok siya sa sinapupunan ng nanay niya, Doc. Hindi, galing sa itlog yan. Mukha bang bulok? Ala, galit na. Oy, wag niyong biruin niya. Doc, but parang Doc? Parang basa na. Palagay ko, lago tayo sa meta ngayon. Parang metal bus ng kamote dyan. Ang dami pong ang daming agyu. Ayan. Palakpakan po natin si Anton. Yan. Yes. Ayan. Alam niyo po si Anton, kaya sumikat yan dahil sa kanyang napakalakas ng loob niyang gumawa ng mga bagay na original, unique, at siya lang po talaga ang gumagawa niyan. Isipin niyo ha. Ito si Anton, nagsuot ng ganyan on a live television. Yes. Anton, ano nangyari sa'yo? Ito kasi medyo palagi kasi umiidok kaya ito, nag-diaper ako. Binigyan ko ng solusyon. Suot mo ba yan kanina? Actually, forever to. Hey! Tawsa! Yes! Isa pa! Hindi nakita. Ano yun? Grabe, million views yan. Ay, hindi sino ba yan? Mahiyain nyo si Jason. Opo nga. Ay, walang mic. Okay. Anyway, yan. Sa totoo lang, anong nangyayari kasi ngayon sa you have to be original. Anton, pakikwento lang isang mabilis. Paano ka nag-resort sa ganyang klaseng packaging? Ako lang kasi yung gumawa ng ng Hato Prank sa dito sa Pilipinas na kung saan binigyan ko siya ng twist. Ayan, nag-diaper ako kasi walang nag-Hato Prank sa Pilipinas na naka-diaper. So ako yung unang gumawa. Kaya nung in-upload ko siya, automatic nag-million views po talaga siya agad. Wow. Ilang million views ang inabot niyan? 20 million po. Wow! Grabe. Parang Marian lang, ha? Oo, antinde. Antinde. So, anyaman muna, Anton? Mahirap pa rin. Anyaman muna sa chicks. Mayaman ako sa kapugian, Doc. Pero kahit naka 20 million views ka, ano mga achievement na ginawa mo at inano mo sa kanila? Ako kasi, nung nagkaroon ako ng 20 million views, medyo parang maraming nakakilala sa akin. Ganun, tinatawag ako na, uy, si Boy Diaper, ito yung nag-hato prank na naka-diaper, mga ganon. Mm-hmm. Kasi ang karakter ko doon, Doc, hindi talaga ako nagsasalita doon sa prank na yon. Ah, talaga? Parang Charlie Chaplin ba tawag doon? Yung sinauna? Oh, Charlie Chaplin, tawag yung silent movie. Yeah. True. Silent prank. Tapos, umabot po siya ng hanggang part 22. Na series po, yung Hato Prank. Puro million views siya. Puro million views po siya. Una, 20 million. Pangalawa, 20 million. Pangatlo, yun, 9 million, 8 million, 7 million, 5 million. Okay. Ngayon, bigyan niyo ng pag-asa yung mga bagong creators, bagong mga YouTubers, bagong mga ano ba ang dapat nilang gamin for our last part of our question? And sa lahat po ng nagbabalak mag-vlog, mag-prank, huwag nyo na pong ituloy. Bakit? Makakawan kasi siya ng slot. Gusto mo tuloy? Kukunin nyo pa yung views namin eh. Ah, diba? joke lang. Ati pa kayo sahod eh. Oo, ati pa kayo sa sahod eh. Kami lang muna. joke lang. Ito po, huwag po kayong mawalan ng pag-asa kasi lahat ng pinaghihirapan, nagkakaroon po ng bunga yan. Lahat ng ginagawa natin, bigay ng good vibes sa iba,
makikita natin yung resulta, hindi na natin na hindi parang ano lang, parang kusang darating lang ba yung ano yung resulta. Nag-enjoy ka lang sa ginagawa, mag-enjoy ka lang, makikita mo kung ano yung magiging bunga lahat ng sakripisyo mo sa pagka-vlog. Ganda. Yun po. True. Yeah. Apple. Ton. Di ba? Oy, para tropa. Hindi, magtanong lang ako. Di ba may 20 million views ka? Magkano yung nasasahod pag ganun? Pwede kang mag-asawa ng mga 22 na babae. Ludo? What? Ay, pwede po ba pumila? Wait lang. Tuwing kailan nila is binibigay sa'yo yun? Yung alin po? Yung sahod sa 20 million. Actually, ang sahod... $6,000! Kasi ang ano, ang kitaan sa Facebook talaga, tuwing 25 hanggang ano 26 yan. Yan lang nag-run. Cut-off nila yan, cut-off. Oo. Okay. Magkano yun? Pero 6,000 na, oh. 6,000. Iwasan mo yan. Okay, yun. So, tama yung tanong. Siyempre, hindi nila i-disclose yan, Ash. Pero ang point lang nila is may balik pa rin. Basta ang unang gagawin mo lang, masaya ka sa ginagawa mo. Yes. Natural na ibabalik yan ng universe. Okay, yes. Sa iyo, Poy, ano ba yung last advice mo sa mga upcoming creators natin? ikaw, Poy. Oh. Yun nga, tuloy-tuloy lang kasi lahat naman tayo nangangarap eh. Yan. Sabi ko nga, explore lang kung ano yung nababagay sa atin. Parang may kumakanta rito. Sige lang, salita ka lang. May bubuo yun. Inspiration to sa mga viewers natin. Parang ang pangit. Sige, tuloy. Okay. Oh, diretso. Mamaya tatanungin kita, ayaw mo sagutin dito yung 20 million, ha? Doon tayo mag-usap mamaya. Ayan. Oh, ikaw, Jason, anong advice? Last. Yun nga po, sabi ni pare ko sa kanya, Anton, tuloy-tuloy nyo lang, magbubunga yung ano. Kaso sa akin, yung nagbunga, sili. Sobrang mahal. Anghang, okay. Sobrang mahal ng sili ngayon. Yun nga. Sa mga gustong pumasok sa pagbablogging, tuloy nyo, yung mga nagpo-post sa mga reels, tuloy nyo lang. May bubuyo. Nasisira yun. Complete package na talaga. Ayun. Tinsan na ba tayo? Sa totoo lang. Yan. Go. Sa totoo lang, napakahirap gumawa ng mga reel na ng mga video. Tapos yung mga unique. Sobrang hirap. Kasi ako, kahit mismo ako, creator, content creator ako, sobrang hirap. Nagtatanong din ako sa mga co-creator ko na sana susunod pagka ano. Ayan, naiiyak na. Ba't ka naiiyak, Yamider? Bakit ka naiiyak? Naiiyak siya sa boses ni Anton. Okay, andyan na po. Ayan na, pasalamatan muna natin ang mga premier mga vloggers natin, kay Jason, kay Parikoy, at the same time, syempre kay Anton, ano bang tawag mo sa Anton TV mo? Video. Anton Video. Yan. Sila po ang mga fine example natin na ang mga ginagawa natin po sa pagbablog ay hindi napakadali. Sila na ho nagsasabi niyan, pero ang importante ho talaga, ituloy-tuloy niyo lang po ang dapat niyo gawin, at dapat ang isang pinaka-importanting criteria, masaya. Mag-enjoy. Magsikap lang, diba? At makakakamit lang. At sabi nga nila, gano'n man kahaba ang prosesyon, makakarating. Kung matinik, malalim. Tandaan niyo yan, ha? So, iba yun. Ayan. So, yan po. Ang Buhay Vlogger po ngayon, talagang kulang po rin sa amin ng halos 2 oras. Pero maraming salamat, yes po. Lalong-lalo na sa DZME at yes. Siyempre sa ating mga staff na si Joey, si Engineer Joey, si Egbert, si Amiel. Sino pa ba nandiyan? Wala si Sendong. Si Sendong. And of course, thank you so much, Sir Alan, Sir Ed, na-miss namin kayo ngayong gabi. Yes. Pero we had fun tonight and... yan po, ang Buhay Vlogger po ay palagi sa inyo maghahatid, yes, na napakagandang balita para sa ating
ikaliligaya, ikatutuwa at kasasaya. Okay? Bati muna aking mga tawa. Alright, patiin ko ating mga viewers ngayon. Watching from Canada, sabi ni John Gregory Martinez. Yeah. Watching from the universe, sabi ni Queenie Mamang Yoyoy. And hello sa aking mama, Selly Celidonia, Ate Rochelle Maan, at sa site Elite Training by Kuya Karim Abdul, kay Tita Cecil, Noel Lonto, Ronaldin Aquilion, Lou Gilliam Ara, Vincent Fondales, Tugbo Juris, at Gloria Almazan. Dami na. Hindi yes. na natin mababasa lahat. Okay, aside, sige, go. Isang mabilis. Yes, and aside from that, kay Lynette Ganangusi, Cecil Arige, Saisi, shout yes, out Saisi. Na. Yes, Saisi! Bila. Yes, and Sir Miller Daniel ko. And syempre sa aking family, si Mama, si Marilo Calabita. Hello po dyan sa Macau. And yes, nanonood din daw po ang kanyang mga kaibigan. Wow! Yeah! Okay, ano sa Chinese ang good evening? Ni hao. Ni hao naman. Chinchansu. Ayan. Oh, bati na mga bagay. Mga samba kayo mapafollow, saan kayo masusundan. Go! Ayan, supportahan nyo rin po ang Parikoy TV. Tuloy-tuloy pa po kasi medyo naglalaylo lang kasi restrict tayo. Pero binabati ko nga po pala ang Langgonense vlogger, mga tiga Laguna yan. Ang cast rider na mababait, ANCP team. Ayan, si tapos mga tropang vlogger. Alam nyo na yan kung sino kayo. Ang dami nyo eh. Ayan, okay. Ayan, binabati ko nga pala yung mga viewers po namin sa Trim Trending, ayan, sa Rizal vloggers. Ayan. And supportan niyo po ako sa aking FB page, ayan, Anton Bidjo, sa YouTube channel, ganun din po. And sa TikTok, wala pala yun, nawala. Nawala. Hi po sa inyo lahat. Yan, thank you, Anton. Okay, Mark Quadro nga pala yan, sa kay Boy P. Okay, Jason. Hello. Hello, binabati ko nga pala yung family ko, kay Mama, kay Papa. Kamusta na kayo dyan? Dito na ako. Artista na ako, uy! Ayan po, in behalf of Buhay Vloggers, sa lahat ng mga co-host ko, maraming salapan. Thank you, at syempre, sa mga guests natin kanina about, it's all about Gen Z. Gen Z. Ayan, promote po natin lahat yan, ang show sa Supreme TV. Ano ba? Supreme Field Global TV Station. Yan, okay. Nahawa na ako pagkatabi ko sa... Kita-kita po ulit tayo next week. Ito po si Doc Eric Cruz para sa Buhay Vlogger! Ngayong Sabado, 7 to 8 p.m. Pakinggan si Dr. Eric Cruz sa programang Buhay Vlogger. Buhay Vlogger. Alamin ang kanilang struggles, challenges, and discipline of different influencers. Buhay Vlogger. Paano ba maging influencer? Know their contents, their strategies, their talents, and formulas for success. Buhay Vlogger. Lahat ng yan, sasagutin ni Dr. Eric Cruz. Ang bago ninyong kagigliwan tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Buhay Vlogger. Dito lamang sa DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang bangay paninindigan.